Namukhaan daw na ilang saksi ang 3 sa 6 na mga suspect sa pagnanakaw sa SM Mega Mall nitong Sabado. Dati na raw itong napabilang sa manahuli na noong Di Umano'y miyembro ng Martillo Gang. Pero isa sa mga inunguso, tahasang itinanggi na kabilang siya sa mga nanloob sa Mega Mall. Live mula sa Quezon City, my report, si JP Soriano. JP? Pia, yun nga yung dahilan kung bakit nasa proseso pa rin ng pag-verify ang Mandaluyong Police doon sa pagkakakilanlan ng ilang taong sangkot na allegedly member ng Martillo Gang na nasangkot na sa ilang kaso ng parehong estilo sa Maynila noong nitong mga nakaraang taon. Ilan kasi sa kanila, Pia, ay nakilala ng ilang saksi sa nangyaring nakawan sa Mega Mall matapos nga ipakita sa kanila yung rogue files ng MPD. Kuha ito sa loob mismo ng Mega Mall itong Sabado sa kasagsagan ng kaguluhan kasunod ng nakawan sa 2 jewelry stores doon. Ang mga tao sa ibaba halos magdapaan habang ang ilang gwardiya kitang abala. Maya-maya, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nagmadali ang mga tao para makaiwas sa panganib. Katulong ng 2 saksi, positibo na raw na nakilala ang 3 sa 6 na suspect sa pagnanakaw. Ayon sa source mula sa Manila Police at Eastern Police District, namukuan ang 3 suspect mula sa mga litrato ng mga miyembro ng Martillo Gang na ibinigay ng Manila Police. October 2011 daw, nang maresto ang mga ito dahil sa pagnanakaw naman sa Maynila. Hinihintay pa rin ng Mandaluyong City Police ang CCTV footage ng Mega Mall para makumpara ang litrato ng mga suspect. Not necessarily na involved sila. Oo. Sa ibang kaso. Similar rin, modus operandi. Mm-hmm. Yung pagpapak na martillo, dos parate doon kinukuha yung mga jewelries. Ang isa sa mga itinuturong posibleng sangkot sa nakawan, tinuntun ng GMA News para makuna ng reaksyon. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nakausap namin sa telepono si Abuber Abdul Kadir. Itinanggi niya ang paratang. Paglilinaw naman ng pulisya, hindi pa itinuturing na sospek ang mga itinuturo ng mga saksi. Ito kami gumawa nun eh. Kasi wala rin kaming kasalanan dyan eh. Kanina, nakipagpulong ang mga opisyal ng NCR Police Office sa mga security manager ng iba't ibang mall kaugnay ng isyu sa seguridad. Muling pinuna ang Di Umano'y kakulangan ng koordinasyon sa mga security guard ng SM Mega Mall. Malinaw daw na may kakapusan sa pagganap ng tungkulin ang mga gwardiya matapos silang malusutan ng makapasok ang armas ng mga kawatan. Hindi rin daw agad pinapasok sa mall ang mga rumisponding police. Ba't nagkaganon? Samantalang bakit dito sa kabilang mall na to, we are immediately briefed, no? We have to have an effective interoperability with the malls, with the security therein. Dagdag ng PNP, pinag-aaralan na raw ang paglalagay ng permanenteng lugar sa mall kung saan maaaring pumuwesto ang mga pulis. Umaasa silang susuportahan ito ng mga mall operator. Yes, so we have a continuous dialogue with the owners of these installations na magkakaroon sana ng mga major police area. Para bang magko-construct sila ng isang lugar huwag na pag-istambayan ng mga polis natin na mabilis na mag-responde sa krimen. Yan po ay nasa negotiation table pa. But we are already gaining the support of the mall owners. Sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng SM, patuloy umano sila nakikipagtulungan sa pulisya para mahuli ang mga salarin. Nanawagan din sila sa publiko na unawain sila sa mahigpit na seguridad na pinaiiral sa ngayon. At Pia, ang paglilinaw ng Mandaluyong Police, hindi pa nila itinuturing na suspect sa nangyaring nakawan sa Mega Mall yung mga lalaking na-involve doon sa magkahiwalay na kaso naman na nangyari sa Maynila noong 2011. Sinasabi lang nila, yung ilan sa kanila ay sinabi ng mga saksi sa nangyari nakawan sa Mega Mall na kahawig nung mga nakita nila na gumawa nitong Sabado ng gabi. At dahil nga dyan na Pia, mas mahigpit yung seguridad na pinaiiral ngayon sa naturang mall. Pia? So JP, sa ngayon, walang inilalabas na kahit anong warrant of arrest para sa kanino man. O Pia, inaantay pa kasi wala pang nilalabas na anumang warrant of arrest dahil nasa inaantay ng Mandaluyong Police ng EPD yung raw footage ng video ng manggagaling sa Mega Mall sa nangyari doon at upang ma-compare nila ito talaga doon sa mga litratong nakuha nila mula doon sa rogue files ng MPD, mula doon sa mga salaysay ng saksi at mula doon sa artist sketch na nakuha nila at inilabas kahapon. So ngayon, yung artist sketch pa lang daw talaga yung sigurado. Although, meron talagang
posibilidad at pagkakahawig yung isang Martillo gang na naon ang nagbiktima na sa Maynila noon. Well, JP, doon sa report mo, sinabi rin ng pamuno ng mall na nakikipag-ugnayan naman sila sa pulis, ano? Pero meron bang nabanggit kung kailan maituturn over o maibibigay itong raw footage para doon nga sa agarang pagkakahuli ng mga suspect? Okay, Pia, walang binigay na exact date yung EPD, ang manduluyong pulis, kung kailan daw sinabi ng pamanoan ng SM kung kailan nila ibibigay yung raw footage. Although nagbigay na nga kahapon ng mga still photos dahil ang explanation ng manduluyong pulis chief sa atin kanina, ang sa paliwanag daw ng SM, medyo mahaba daw yung proseso, medyo technical daw yung bago mailabas yung raw footage. Pero ito raw talaga ay ipinangako namang ibibigay sa manduluyong pulis para for their appreciation at napakahalaga nga at magiging vital para sa gagawin nilang investigasyon. Eh, JP, in the meantime, may nabanggit rin ba sila na yung mga magiging pagbabago doon sa seguridad sa mga mall, yung police ba? Kasi kahapon nakita natin na yung ibang mall, or actually sa Mega Mall na in particular, ay may mga police assistance desk na. Bukod dito, meron pa ba sila ibang steps na ginagawa? O Pia, doon sa statement na pinalabas ng SM, sinabi nila na bukod sa ina-assure nila yung publiko na mas paigtingin nila yung kanilang mga standard operating procedures sa pag-inspect, kagaya ng mga metal detectors, aya dito sinasabi nila na ini-insure nila na lahat ng kanilang mga personnel, security personnel, ay dadaan sa matinding, kumbaga matinding training, at sisiguraduhin nila na kapag pag napatunayang nagkaroon ng negligence o pagkukulang, ay sila ay iimbestigahan at mananagot kung kinakailangan. Maraming salamat, JP Soriano.